Hello guys, welcome back to my channel. Ayan, nandito ngayon tayo sa Talisay Lipa. Pag-uusapan natin ngayon do sa mga nagtatanong sa ating ginagawang pagla-landscape at pag-garden. Kasi may nagtatanong sa akin, sasagutin ko lang na sabi, Kuya, ano nga ba ang pinakamaganda na gamitin? Ang frog grass, carabao grass, o kaya ay Bermuda? Okay, aalamin natin kasi marami na ang aking nilagyan ng frog grass. Meron na din nakapagpagkabit ng Bermuda at bibihira naman ang magpakabit ng carabao grass. Okay, isa-isahin natin kung saan ba sila nagkakaiba at depende rin naman kung ano yung paglalagyan. Okay, kapag ang iyong lalagyan ay isang maliit na area at gusto mo ay halimbawa ang area na ito ay laging nadadaanan o kaya ay napupuntahan ng maraming tao, sabihin na natin nayayapakan na walang dahilan para hindi umapak dun sa areyang yon. So ibig sabihin ang pinaka the best talaga dyan ay progress. Okay, dahil ang progress ay lalo na kapag ang kabit ng iyong progress ay dikit-dikit at nakababa yung kanyang bukad ng damo, maliliit lamang yung kanyang suloy, mas maganda yun. Kaya nga padapa, kaya nga yung tinawag siyang progress, nakadapa yung damo. Okay, mas mabilis pati. Mas mabilis at mas madaling i-maintain ang ganda ng damo kapag progress ang gagamitin mo. Okay? Doon sa aking video na naipakita din dito sa ating channel, marami ako na landscape ditong ibinigay na makikita nyo, search nyo lang dyan kung paano yung tamang paglalagay ng progress at ano yung mga design, ano yung mga ipinakita ko na kinabitan ko ng progress. Okay? How about yung ano naman, yung carabao grass? Okay, ang carabao grass ay bibihira lamang ang nagpapalagay nito. Kapag sobrang laki ng area at ito ay tinatawag nating field, what else? Yung mga area na halimbawa ay mga baseball field, soccer field, yung mga pwedeng paglaruan. Ano? Actually talaga ay carabao grass ang nilalagay doon. Pero kapag sa bahay naman at gusto mo lang ilagay for landscape purposes at depende rin ito sa area. Baka mamaya ang area mo ay malapit sa damo ay hindi pwede at hindi applicable ang carabao grass. Dahil ang carabao grass po ay mas madaling puntahan ng mga seaweed grass at saka yung mga ligaw na damo. No, pati yung mga paragis kasi ang carabao grass, kapag siya ay naging bonsai, kumbaga ay lumaki at tumaas ang kanyang pagkadamo, tinatawag na rin siya ang paragis. Ano? Ang carabao grass ay may iba't ibang klase din. Kapag ang carabao grass mo ay dilaw, ibig sabihin soft grass yon, malambot ang pagkadamo at madali siya ring itrim, lalo na kapag ang gagamitin mo ay mower. At kapag naman halimbawa ay ang iyong carabao grass na nilagay ay hard, yung matigas at malalaki ang buwag ng pagkadamo, ay yun naman yung tinatawag na kapag minomower mo o kaya tinitrim mo, mas mabilis kumapal. Ano? Kaya maaring minsan kung may nakikita tayo sa field, lima, tatlong tao ang nagmomower kasi sobrang bilis talaga. Maulanan lamang yun ay susuloy at kakapal na agad ang iyong damo. Okay? In general, kapag carabao grass ang nilagay mo, mas madaming maintenance. Mas maglalaan ka ng effort sa pag-maintain nito at sometimes magastos kasi kung malaki nga yung area mo ay babayad ka pa at gagastos ka pa sa pag-maintain nito. Unlike sa progress, ano, ang progress ay pagmaliit lang yung area mo at ano, mabilis siya. Kahit bunot-bunutin mo lang yung mga sumuli na konting damo, maaagad mo din yun. At ang progress po, pag natapakan lang siya, hindi na siya lalaki. Unlike sa carabao grass,
kahit siya ay tapakan mo ng tatapakan, sa sobrang bilis niyang tumaas, ay magiging ano agad, magiging malaki agad ang iyong damo. Maaaring sabihin na nating mabilis tumaas, o kaya ay makapal ang damo, o kaya ay masukal ng tingnan. No? Kasi maaaring siya ay dikita ng mga ligaw na damo. Next, yun naman tinatawag nating Bermuda. Okay? Ang Bermuda natin ay alam natin na napaka-elegante tingnan ng kanyang pagkadamo. Ano? Actually ay kung ako'y pamimiliin sa Pragras at saka Bermuda, sa Bermuda ako pagdating sa elegant. Ano? Mas magandang tingnan at eleganteng tingnan ang Bermuda. Ano nga lang ba ang disadvantage ng Bermuda? Ang Bermuda, kapag tingnan mo yung gilid, pinamamahayan siya ng mga guyam. O yung tinatawag nating pusyaw o kaya yung mga maliliit na guyam na pula na masakit mga gat. Ano? At kapag naman ito ay medyo malapit sa inyong area, lalong higit sa pinto o kaya ay sa bintana, hindi siya applicable na Bermuda ang inyong ilalagay. Ano? Kasi laging pinamamahayan nyo ng guyam. Ano? Again, sa pagiging elegante ng damo, mas pipiliin ko ang Bermuda kumpara sa Pragras. Pero sa pagkakasave naman at saka sa maintenance, doon na ako sa Pragras. No? Next, ano naman ang kaibahan? Minsan nakikita natin sa Bermuda na yung mga bata halimbawa ay pumupunta doon ang dahil sa sobrang elegante nga, pwedeng maglaro. No? Halimbawa, ang nilagyan mo ng Bermuda ay playground, o kaya ay medyo malapit sa iyong sala o tanggapan din ng bisita sa labas, may mga ganong area, kasi sometimes nilalagyan din nila ng garden table sa labas at Bermuda ang ating damo, sometimes ay napakaganda at kahit minsan ay magyapa ka o kaya ay nakapaa ka lang at doon ka umupo, no, yun lang naman ang advantage ng Bermuda. Sometimes ang Bermuda ay tingnan mong maigi sa hapon. Kalimitan sa hapon nalabas yung mga ants, yung mga guyam. No, pero bandang tanghali, maganda ang Bermuda. Pagpatak ng alas 11 ng umaga, alas 10 yung kainitan. No, kaya sabi ko kanina pag bandang hapon o padilim na, nagdiyan naglalabasan yung guyam. Ayan, kung kayo may nais i-clarify o any clarifications for this video, kung ano yung sa tingin nyo mas makakabuti, pwede kayo mag-drop down dito ng inyong sariling komento sa inyong idea tungkol sa ating Pragras, Bermuda at saka Carabao grass. At yun lang naman ay opinion ko sa tagal ko na nagla-landscape at sa tingin ko yun ay makakatulong para at least mamili kayo kung alin ba yung mas makakabuting ilagay sa inyong area o yung inyong harapan na paglalagyan ng damo. No, kasi marami talaga nagtatanong sa akin. Nag-iisip kung ano ang ilalagay, Pragras ba o Bermuda o kaya ay Carabao grass. Basta ang aking final suggestion lang, ano, final recommendation na talaga hanggat maaari, wag na ang Carabao grass. Kasi yun ang lapitin ng mga ligaw na damo at at the same time, pinakamahirap na i-maintain. Salamat, sana may natutunan kayo kung ano nga ba ang mas maganda sa tatlo na damo, uri ng damo. Salamat!